Uy, bakit? Bakit? Alas 6 na po, senyora. Ay, alas 6 na pala. 3 minutos na po makalipas ang alas 6 ng umaga. At bango na. Gising na. Araw po ngayon ng Lunes. Unang Lunes ng buwan ng Oktubre. Ngayon po ay October 3 na. Ang bilis talaga ng araw, ano ha? Engineer Benner, ha? Alas 3 na po ng buwan ng Oktubre. Unang Lunes ng buwan ng Oktubre. At syempre, ito po ang Lunes na pagdatanghal sa unang buwan ng Oktubre. Ang panatuntunang Senyor Balita! At syempre magandang umaga sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas. Buenos dias, buenos dias. Naimbag na bigat, maayong buntag, maayong aga. Manahay na aga, sendugabos. Maupay nga aga, kaligantaran. Magandang umaga, mga katropa. Mga naimbag. Hindi. Kasi syempre, pag magandang umaga, good, magandang umaga sa ating mga katropa. At syempre, buenos dias sa mga katropa natin. At syempre, good morning sa ating mga katropa peeps. 4 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga. At binabati na po natin yung ating mga amigos at mga amigas sa iba't ibang panig ng daigdig. At magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang hating gabi, magandang madaling araw, magandang merienda sa lahat ng mga amigos at mga amigas natin, mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng daigdig. 4 minutos, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Gising na. Yung may mga appointments dyan, yung may mga papasok sa trabaho, sa Otrabats. Baka makalimutan ninyo ha, pepasok po kayong araw na ito ng Lunes. Unang Lunes ng buwan ng Oktubre. At rest po ngayon, senyora. Baka may mga appointment kayo, tingnan nyo mabuti. Yung mga papasok sa Otrabats, yung mga papasok sa eskwela, naku, mga uso ngayon ng COVID ha. Mag-ingat-ingat yung mga estudyante natin dahil inamin po ng Department of Education na talaga pong ika nga ay nagkaroon at tumaas po yung kaso ng COVID sa mga paaralan. 5 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Entra na tayo. Abre, arriba! Minutos makalipas ang alas 6 ng umaga, Rivera Peque, mga balita natin, Rivera Peque Report. Mula sa mga kagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at ICTV. Asahan bukas. Ayan ha, ito ang asa natin. Mura, magkakamurahan o magkakamahalan? Hindi o. Mukhang magkakamurahan. Asahan po magkakamurahan. Ikalimang pagmumura. Hindi nagdating eh. Ha? Pagmumura. Hindi ba masama? Hindi. Nagmumura nga eh. Nagmumura ang singil sa presyo ng produktong petrolyo, senyora. Hindi po ako nagmumura. Namumura ang presyo, ha? At ayon po sa ilang kumpanya ng langis, maglalaro ito sa 50 centimos hanggang 60 centimos at ang magiging bawas o yung pagmumura sa kada litro ng diesel. At nasa 40 centimos hanggang 50 centimos po, senyora, ang magiging bawas singil sa kada litro ng gasolina, habang posible naman pumalo sa piso at 35 centimos ang magiging tapyas o ang pagmumura sa kada litro ng kerosene. At sa datos po ng Department of Energy, dito lamang September 29, pumalo po sa 61.45, ibig sabihin 61 pesos at 45 centavos hanggang 71 pesos and 45 centavos ang presyo sa kada litro ng gasolina, habang 65 pesos and 90 centavos hanggang 74 pesos at 84 pesos centavos naman sa kada litro ng diesel. Senyor Balita! Ayan agad ha, ang ating pambungad na mga Romero Peque at umaaribang mga balita, senyora, ha? Medyo pababa. Nagmura ng konti ang ating ikalima ng pagmumura ng presyo ng ating mga petroleum products. 7 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Senyora, nagpatupad na rin po ng bawas singil sa presyo ng liquefied petroleum gas at ito pong LPG at auto LPG. Sa anunsyo po ng kumpanyang Petron, Phoenix
Petroleum at Solane, nasa 2 pesos at 55 centavos po yung ibinawasa sa kada kilo ng LPG o katumbas ng 28 pesos 0.5 centavos sa kada 11 kilo ng LPG. Para po sa mga senyora de kusina ko yan, ha? At ayon po sa Petron at Phoenix Petroleum, bumaba rin ang piso at 43 centavos ang kada litro ng auto LPG. Alright! Nabatid na ito na ang ikalimang pagmumura sa presyo ng kada kilo ng LPG na mananatili hanggang matapos ang buwan ng Oktubre at bunsod ng pag-ikot ng presyo sa spot trading ng krudo sa international market. Wow! Senyor Balita! 8 minutos, makalipas ang alasays ng umaga, gising! At ito po yung mga nanggigising, si Senyor Pacheco po dito po sa IC, gising na. Abot na po sa 10 hanggang 20 pesos ang itinaas ng presyo ng ilang agricultural products sa ilang pamilyan sa Metro Manila. Isang linggo matapos po ang panlalasa ng Bagyong Karding, kaya pagmamahala na ba dito? Kasi na pagbumurahan, ngayon po nagmamahal ang balita natin. Aminado po! Aminado ang CDA Undersecretary at Spokesperson Christine Evangelista na nagtataka sila kung bakit 10 hanggang 20 pesos ang dagdag presyo ng mga gulay pagdating sa Metro Manila, gayong 2 hanggang 5 pesos lamang ang pataw po doon sa trading post. Halimbawa na lamang po dito sa Maynila, 120 pesos na po ang kada kilo ng pechay o Chinese cabbage dyan po sa Blooming Trade, mula po dyan sa dating 60 pesos, ha? Nagmahal po ang pulang sibuyas. Magkano? 240 mula po sa 190 pesos kada kilo. Yung kamatis, ha? 160 mula po sa 120 pesos. Sitaw, 100 po lamang mula sa 80 pesos. Talong, magkano yan? 100 mula sa 80 pesos. 80 centimos yan, no? Di ba? 80 centimos, hindi 80 pesos yan, di ba? Carrots, 160 mula sa 140 pesos. At pataas, 100 mula po sa dating 60 pesos per kilo. At bukod po sa Blooming Treat, ang mga nasabing presyo ay na-monitor din na niya sa New Las Piñas City Public Market, Guadalupe Public Market, sa Makati City, Marikina Public Market, Balabon Central Market. Ganun din po sa pamilihang lunsod ng Muntinlupa City, dyan po sa San Andres Market, Quinta Market, at ganun din po sa Pretail Market sa Maynila, at Pasig City Market at Pasig City Mega Market, Commonwealth, Munoz, at Mega Q Mart dito po naman sa Quezon City. Señor Balita! Nagmahal. Ito pa ho ang isa nagmahal. Nagmahal din po ang presyo ng imported na dilata, senyora. At ganun din yung gatas sa gitna po ng patuloy na pagbulusok ng halaga ng piso kontra dolyar. At bate po sa suggested retail price list ng Department of Trade and Industry, naglalaro lamang sa 13 pesos at 25 centavos hanggang 19 pesos at 58 centavos ang kada 155 grams ng sardinas. Gayunman halos triple na po ang presyo ng imported sardines, nako talaga, na nasa 75 hanggang 90 pesos na po. Kaya abot na sa 64 pesos and 75 centavos hanggang 73 pesos 30 centavos ang kada 150 gramo ng powdered milk o yung local, ha, habang 90 pesos po ang imported. Samantala, nagpatupad na po ng price freeze ang DTI sa 6 na lugar na lubang na pinsala ng bagyong itong si Karding, ha? Kay si Kakarding, kaya hindi maaaring magtaas ng presyo yung mga pangunahing bilihin sa loob ng 2 buwan. Malinaw yan, ha? Kabilang dito, anong mga lugar yan na hindi pwede magmahal, ha? Diyan po sa buong Nueva Ecija. Ayan, Dingalan, Aurora, San Miguel, Bulacan, Macabebe, Pampanga, General Nakar, Patnanungan, Panukulan, Pulilio, Burdeos, at Jomalig, Quezon Province. Yan na, malinaw po yung mga lugar na yan na hindi kasama yan, hindi kabilang dito po sa maaaring pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa loob ng 2 buwan. 12 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Señor Balita! Samantala, balik
100 piso o higit pa ang presyo naman ng kada kilo ng asukal sa ilang palengke sa Metro Manila bago ang milling season at nakatagdang sugar importation. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, nako, nagmahal senyora ng 11 pesos ang kada kilo ng asukal sa Blooming Treat, Maynila, 107 pesos mula po sa dating 96 pesos noong isang linggo. Nagsimula na rin tumuntong sa 100 pesos ang kada kilo ng refined sugar. Sa trabaho market sa Sampaloc, nasa 75 pesos naman ang wash sugar, habang 80 pesos ang brown sugar sa ilang pang pamilihan. Samantala, inaasahan darating sa Nobyembre pa po ang 150,000 metric tons ng refined sugar na inimport ng bansa upang mapuna ng kakulangan ng supply nang mapababa ang presyo nito. Senyor Balita! Ngayong araw po nito, buwan po ngayon ng Oktubre, ha, senyora. At ngayon po, yung pagsisimula ng reroute. Yung rerouting po dyan po sa may area ng Meralco, ha. Dahil po sa Mega Manila Subway Project na ngayon ay pangungunahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos yung groundbreaking ceremony, ha, dyan po sa dalawang istasyon na yan ng Mega Manila Subway Project, ha. Kaya paalala po namin sa mga motorista, ha. Kasama po ni Pangulong Marcos si Department of Transportation, DOT, Secretary Jaime Bautista, mamaya pong alas 9 po yan ng umaga. At kabilang din sa seremonya, si the Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuhiko Koshikawa. How? At Pasig City Mayor Bico Soto. Samantala, sarado naman sa daloy ng trapiko mamayang gabi, ha. Simula pong nakangina. Kagabi pa pala ito. Kagabi po, sarado ang daloy ng trapiko dyan po sa may area na yan. Bahagi ng Meralco Avenue sa kanto po ng Show Boulevard sa tapat ng Capitol Commons. Inulit po namin, simula na ngayon yan, ha. Kaya ibig sabihin, hanggang ngayon, mag-aabutin tayo ng hanggang ilang taon yan. Hanggang sa matapos po yung proyekto niyan ay nakasarado po. Close to traffic yung lugar po na yan ng Meralco Avenue sa kanto ng Show Boulevard sa tapat ng Capitol Commons. Senyor Balita! Siya nga pala, pinaalalahanan po ng transportation, ng Department of Transportation, ang publiko, ganun din yung transport operators at driver na tuloy po ang fare hike ngayon. Ibig sabihin, mataas po, tuloy na yung pagtataas ng bayad natin sa transportasyon, sa mga sasakyan. Dapat po munang ipaskill na mga PUB yung bagong fare matrix bago magpatupad ng panibagong dagdag pasahib. Pero ngayon pong araw na ito, ito po ang bayad, ha? 12 pesos na ang minimum fare sa traditional jeep, habang 14 pesos sa modern jeep, 13 pesos na ang pamasahe sa ordinary bus, habang 15 pesos sa air-conditioned buses. 45 pesos naman ang plug-down rate sa taxi, habang 55 pesos sa AUV. Samantala, patuloy na pinag-aralan din ng kagawaran yung hirit din sa MRT3 at LRT2 na taas pamasahe. Asahan po ang pagbigat din ng taloy ng trapiko mamaya, sa ilang pakalsada po sa Pasig City sa pagsasara po ng bahagi ng Meralco Avenue. Inuulit po namin, pinaalalaan namin ng ating mga mananakay na kung walang fare matrix na ibibigay, na ipakikita, magbabayad kayo ng dating bayad nyo pa rin sa pamasahe. Pero kung meron, susunod tayo sa panibagong dagdag pasahe na pinairal ng ating LTFRB sa pamamagitan pa rin ng Department of Transportation. Magbabalik pa rin kami. Magbabalik po si Senyor Ray Pacheco. Magbabalik kami sa kabuuan ng ating palatuntunang Senyor Balita ngayong araw na ito ng Lunes at tres ng buwan ng Oktubre. Ito pa rin ang Senyor Balita! Senyor Balita! 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 Andali ng oras, senyora. 18 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga ngayong araw na ito ng Lunes. Unang Lunes ng buwan ng Oktubre taong 2022. Si Senyor Ray Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso. Hanggang alas 7 tayo ng umaga. Gising na yung mga dapat gumising dyan, senyora. Nag-almusal na ba? Nakapag-almusal na ba yung ating mga amigos at mga amigas dyan? Yung ating mga chikiting dyan? Yung ating mga katropa pips? Yung mga katropa ko, senyora? Ha? Gumising na yung ating mga chikiting dyan? 18 minutos makalipas ang alas 6.
ng... Ay, alas 6 na nga talaga. Alas 6 na nga talaga. Naku, alam niyo naman, bagyong-bagyo tayo ngayon, ha? Bakit tayo bagyong-bagyo? Talaga namang bagyo tayo. Yan, kaya nga sinasabi ko, alam niyo, pag nag-uusapan ng Pilipinas, marami nagsasabi, alam mo na ng Pilipinas, eh, bagyong-bagyo. Lagi pong pinag-iinitan ng bagyo. Laging binabayo ng bagyo. Eh kaya kaya pag-uusapan nun natin ang tungkol sa bagyo sapagkat kamakailan lang medyo nakita nyo naman sinasabi na medyo maganda, maganda ang report ngayon ha, sapagkat sa araw na ito nireport po sa atin ang PAGASA na medyo maganda-ganda raw ang magandang balita dahil sa mga susunod na araw, wala pong nakikitang bagyo na papasok ha, o nabubuo sa ating bansa. Ayun po yung sa ating PAGASA na nakikita nila sa Philippine na parating dito sa Philippine Area of Responsibility. Pero nauna dito, nagbigay po ng kalatas ang PAGASA. Kung matatanda nyo, asahan po ninyo sa buwang ito ng Oktubre, 2 hanggang 4 na tropical cyclones o bagyo ang inaasahan sa buwang ito ng Oktubre. At ang mga pangalan, isipin nyo, hindi pa dumarating ha, hindi pa sinisilang, may pangalan na. May pangalan na po yung mga darating. Andiyan po si Neneng, si Obet, at si Paeng. Ito po ang magiging pang-13 hanggang 16 na bagyo sa taong ito. Alam nyo naman, gustong buuin talaga na ang Pilipinas na tinuturing nating bagyong bagyo dahil every year, lagi tayong merong 20 bagyo. Halos ha, na sumasa na ika nga eh umaarangkada lagi dito sa Islas de Pilipinas. Tama, gusto kong malaman natin bakit ba naiiba ang mga bagyo ngayon. Yan ang gusto natin malaman kasi alam niyo yung Rolly, natatanda niyo yung Rolly ng 2020 by tinuring na the world's strongest typhoon so far in the year 2020. Bakit ganon? Eh may mga ano ba yung mga probability? Ano ba talagang eksaktong nangyayari? Dahil kasi marami nagsasabi, itong mas malalakas na bagyo pa rin daw ang aasahan natin maliban dito sa nangyari kay Rolly. Okay? Nagkapalad tayo makapanayamang isa sa mga expert sa larangan nitong mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, lalo na po sa mga hangin, sa mga bagyo. Meron po tayong kapiling natin ngayon na nagkapalad tayong makasama si ang ating isa sa mga kinikilalang civil engineer at wind dynamics expert dyan po sa UP Diliman Engineering Department at nasa linya po natin si Engineer Joshua Agar. Engineer, magandang umaga po. Pwede ko bang tawagin kayong engineer o professor? Pwede naman po, pareho po. Ayun, di ba? Kasi nagtuturo naman kayo sa UP. Bago tayo magsimula, Prof, kamusta po si Dr. Pacheco? Makita niyo naman. going strong pa rin po. Strong pa rin si Dr. Pacheco. Sabi niyo lang, just extend my regards to him. Ha? Sabi niyo, kasi Senior Pacheco okay. Ay medyo na kinapanayam kayo. Kaya, panag-uusapan nun natin ng engineering. Kasi, siyempre, na makita ko kayo UP. Naku, kakilala nito si Dr. Pacheco. Ayan. Pagdating naman yan sa Lindulan. Ha? Lindulan naman yan, ang expertise niyan. Ngayon kayo naman, gusto ko dito sa Bagyo. At ako interesado dito sa... na yung inaasahan nating hindi lamang pong itong nangyari kay nagulat po lang lahat dito kay Rolly ay kay Carding engineer na. Kasi kapansin-pansin mahina lang eh biglang nagiging ang ibig mo sabihin ng bagyo ngayon mahina lang mamaya magiging super. Ganun na ba dating? Hindi kamukha nun dati. Ang mga announcement lagi sa PAGASA, mga kaibigan, ang bagyo pong nakikita na ngayon ay isa pong super typhoon. Ngayon hindi na ganun eh. Medyo mahina po lamang ito at tumatakbo lang ito ng ganitong mga bilis at babagal lang mga 50 lang ho. Ayan. Pero magugulat ka ngayon, 50 mamaya, daan-daan na ang takbo niya. Ganun ang bilis na niya. At nagugulat tayo, biglang lakas niya. At everybody was surprised, di ba? At nagulantag din lahat ng mga kababayan natin. Kaya mukhang ngayon, kapag meron tayong nakita pa ng bagyo, para bang kailangan talaga alerto na tayo ngayon, engineer? Ganun ba yun? Pakisuyo nga, bigyan mo kami ng mga backgrounder ngayon sa sitwasyong ito na sinabi mong mas malalakas na bagyo ang aasahan natin ngayon. Opo. Una po natin i-address yung tinatawag na rapid intensification or yung mabilisang paglakas ng bagyo over a span of 24 hours po. Base po sa pagsusuri po namin, meron po kasing dalawang independent na research dito
Yung published na paper yung kina Dr. Jerry Bagtasa from the UP Institute of Environmental Science and Meteorology, na define po yung rapid intensification as 92.4 kilometers per hour na increase sa 10 minute sustained winds niya within a span of 24 hours. Meaning, for example, tropical storm siya, tapos magulat na lang kayo, malapit na siya maging super typhoon. Reality is that 28% of the time nagkakaroon ng ganito ng rapid intensification, particularly sa West Philippines, ay sa East Philippine Sea. Parang ang tawag nga po doon ay Philippine Sea effect. Kasi ang nangyayari po is yung temperature po ng surface ng dagat sa Philippine Sea po ay mas ano, mas mainit siya, meaning mas maraming moisture ngayon na nagbibigay ng lakas dun sa bagyo. Kasi again, kakailangan niya ng moisture para mag-serve as fuel. So dahil ano, ideal a place para makapangalap ng lakas yung bagyo, lumalakas talaga siya and given pa yung other favorable conditions. And ano nga, check po namin na consistent siya from 1977 to 2021 na ano, consistently nagkakaroon ng rapid intensification. Nagkataon lang po na ano, na ngayon kasi may mga pagbabago sa atmospheric forces. So yung mga rapid intensification niyan nangyayari right before nagla-landfall siya sa Pilipinas. Okay. So take note natin, si Odette last year nag-rapid intensification din siya. 2019 si bagyong nakalimutan mo na yung, ano, yung international name, pero meron din nangyari noong 2019, okay, and so on. Even back in 1964, meron pong nangyari. Okay. Hindi natin kinukonsider si, ano, si Hayana, yung si Yolanda, 2013, di ba? Si Yolanda po kasi ay ano, steady talaga siya nag-increase. Then talagang na-reach niya yung greater than yung expected na lakas ng bagyo. So kaya matakot talaga siya. So, pero malakas siya, siya talaga. Malakas na talaga siya. Hindi kamukha nitong mga nangyayari ngayon sa atin, bigla ang lumalakas. Opo. Aha. So, ang nagiging dahilan kanyo, sabi niyo ay itong tinatawag nating ano, yung pag nagla-landfall po ba sa lupa o yung dagat natin ay yung lugar natin kanyo sa yung tubig natin mabilis mag-init o mainit to ang tubig natin. Paano 'yon? Mainit po siya compared to the surrounding waters po. Dahil po mainit po siya, it feeds nga po dun sa, ano, yung moisture nga po, parang nakatulong para makapangalap ng lakas yung bagyo. Oh, so nakakalakas pala ng bagyo yung init na yun, yung singaw, ganun ba, engineer? Opo. Yes po. Aha. Kasi may mga senaryo na kapag nag-landfall daw ito, malapit na siya, alam mo, malapit na sa lupa, o kaya doon sa tinatawag na favorable environment niya, nagkakaroon ng intensity yan, lumalakas, ganun ba yon? Pag nag-landfall, yes. Kala namin, pag nag-landfall, babagal, hihina, eh nag-landfall eh. Nataon po na kapag lumalapit sa lupa, dun siya lumalakas. Pero pag nagkaroon na ng land interaction, iba na pong usapan yon. Kasi yung land interaction nga, pag na-encounter na ng bagyo yung lupa, wala nang moisture na nag-feed sa kanya. Hindi na kasi galit yung dagat, nag-feed ng moisture, pero yung lupa, hindi na. So, hihina siya. Mm-hmm. Well, at the same time, dinidisrupt niya yung struktura ng bagyo. Parang nagbibigay ng puwersa yung kabundukan nang parang tinutulak niya, it brings disruption dun sa balance ng forces within dun sa bagyo, therefore nasisira yung struktura niya and humihina yung hangin dun sa ano, sa supposed, for example yung Sierra Madre nga po, mm-hmm, yung western part protektado, pero yung eastern part ng Sierra Madre, yung kaharap mismo ng bagyo, dun madalas nakakaranas sa mas malakas na hangin. Pag sinabi nating intensification, bakit minsan sinasabi nilang explosive intensification? Parang napakalakas eh. Explosive intensification, o minsan sinatawag nilang rapid intensification. Intensification. Ano ba yung kaibahan nun? Pareho lang ba yun? Yung explosive intensification, ibig sabihin, malakas na pagkaigtingan? Kasi igting yung intensification, di ba? Mas malakas o sumasabog bang pag-igting yan? O kaya mabilis? Sabi, mabilis pa na yung pag-igting ng lakas ng bagyo. Ganun po ba yun, engineer? Magkapareho lang po actually sa
Magkapareho lang po actually yun. Siguro naging kaibahan lang is hindi siya na-anticipate agad this time. Ang forecast kasi is 65, parang typhoon lang na diba, 65, pero, usually 65 kilometers per hour lang, di ba? Within 24 hours. Yan yung natatanda ko lagi. Actually marami na ang sinet nga po namin is 92.4 pero 322 out of 1148 na bagyo yung dumaan ng rapid intensification. So hindi po siya hindi po siya rare na instance, nangyayari po talaga siya, parang this time lang po talaga. Nagulat lang yung mga tao kaya tinry na nalatagan ng term like explosive yung naging intensification, pero it's expected somehow na 28% siyang nangyayari of the time. Okay. So, ang ibig mong nga sabihin ngayon, engineer, itong sitwasyon na ito, hindi natin masisabing it is a rare na mga nangyayari o means, hindi naman kadalasan mangyayari, very rare na nangyayari ito o magiging common na ang mangyayari sa mga susunod na mga panahon? Ang mas magiging common po right before nagla-landfall, pag mas malapit na yung lugar po kung saan nangyayari rapid intensification ay lumalapit na po sa Pilipinas. Na instead na kapag sa malayo pa sa dagat, doon siya biglang lalakas, edi nababalaan pa tayo. Ngayon, dahil papalapit siya sa lupa, tapos doon lang siya lalakas, bakit nagugulat yung mga tao? So kinakailangan ng update sa ating teknolohiya, especially sa sa yung improvements lalo kasi kailangan nating humapol sa trend ng mundo para ma-anticipate yung mga ganitong uri na ng intensification. Okay. So kung ganito ang sitwasyon ngayon, ano ang nakikita nating iba yung paghahanda na dapat gawin ng ating pamahalaan at ganun din ng ating mga mamamayan lalo ngayon na sa kanila pag pinag-uusapan ng bagyo para bang parang COVID-19 na lang ngayon na nagkampante pa rin tayo, 'di ba? Kasi yung COVID-19 nga ngayon kampante na kagad tayo na tinanggal yung nagbawas na ng face mask sa labas kampante na. Eh di lalo naman yung bagyo dahil sanay na ang Pilipino sa bagyo. Pero ngayon ba, masasabi natin iba na ang bagyo ngayon kaysa sa bagyo noong nalalaman nyo na, binataray naman tayo. Ay, may bagyo. Bagyo lang eh. Masi, handa nyo lang, okay na kayo. Higpitan nyo mabuti yung ano nyo. Maglagay kayo ng goma sa ibabaw ng bubong nyo. Bagyo lang yan. Kayang-kaya natin yan. Parang ganun noon eh. Ewan ko, hindi na ba natin may kukumpara yung pangmalas ng tao ngayon o ng mga Pilipino sa bagyo ngayon at sa bagyo ng mga nakakaraan? Nagre-rely po kasi tayo dun sa flawed notion po natin ng resilience na parang kahit apuin man tayo, tatayo tayo sa dulo. Pero kailangan natin paghandaan yung mga gantong uri ng paparating na sakuna. So, wag sana nating i-neglect kahit sa COVID-19, parang kahit sinasabi na mild siya, maraming mga variant nag-evolve yung virus over the time and marami pang mga adverse effects na nangyayari sa tao na kailangan maipamulat sa kanila na ganito yung risk actually na expose sila. So, dapat hindi ipag-walang bahala. Ganun din po sa bagyo na may mga risk. And yung risk pong yun, actually increasing. Kung kinumpara po yung nakaraan na 11 taon, compared mo sa 2000 to 2010, mas malakas na po yung trend ng mga bagyo na dumating from 2011 to 2021. So okay, parang around 50% increase nga sa Visayas and Mindanao. Uh-huh. Yung mga design winds nga po, tumaas by 10%. Over that span between 2010 to 2021. Aba. So, projected pa in the future na mayroon pang extra 10%. It is mainly due to climate change. So, maraming nagbabago na po sa risk that we are exposed to. Okay. Sa ngayon po, sa nakikita nating sitwasyon nito, dahil sabi nyo nga, mas malalakas na bagyo ang asahan natin dahil sa issue ng climate change o itong tinatawag nating pagbabago ng ating klima. So ngayon po talagang ito ang problema ng sambayan ng buong mundo, ang climate change. So kung at ang mabigat dito, nandyan na po yan
ang climate change. Nandito na, nararanasan na natin. So, masasabi ba natin na talagang iba yung pag-iingat at paghahanda ang dapat gawin ngayon ng bawat mamamayang Pilipino, lalo-lalo na sa pag-iingat sa ating kalikasan, no? Sapagkat itong nagdaang bagyo, mukhang malaki ang naitulong sa atin nitong si Sierra Madre, di ba? Anong tingin nyo ba rito, Junior? Di ba nakatulong daw ng malaki? Dahil kung wala si Sierra Madre, baka mas malala pa itong naranasan natin ngayon na ang laki na nga nang inabot ngayon ng hindi natin nakalain na isang araw nang dumaan si Carding. Abay, isipin mo, laking gastos na kagad ang winasak nito sa atin. Umabot na tayo halos ang damage nito. Umabot ng bilyon, 3 billion. Isipin mo yan na engineer. At 104,000 mga magsasaka natin na naepektuhan at masakit dito. Hanggang ngayon, meron pa tayong halos 26 na nandun, nananatili pa rin sa 26 na evacuation center natin, ang mga ilang kababayan natin. Ganun ang epekto, ha, ng isang daanan lang ni Carding. Engineer. Opo, pag pinag-usapan po natin yung climate change, we have to make the necessary actions para ma-slow down yung pag-init ng mundo. Parang ano kasi, that's associated with global warming. Dahil umiinit yung mundo, nag-iiba yung atmospheric forces natin that actually helps typhoons to develop stronger, parang okay, or to be stronger. That, uh-huh. Dahil merong ganon na trend ng paglakas, kailangan natin ng mag-adapt to the changing climate. So, una, paghandaan nga yung mga bagyo, mag-focus on the disaster preparedness rather than on the relief. I-re-evaluate yung ating mga struktura kung kakayanin niya yung anticipated na hangin na paparating in the future. Kung hindi kakayanin, pwedeng mag-rely on the shelter set strengthening method, so palakasin yung mga bahay. Pero meron siyang limitations. Meron talagang limit na hanggang dito lang yung kaya. So kung hindi na talaga kaya ng bahay na i-sustain yung hangin na paparating, it's best to evacuate sa ating malalapit na evacuation center. So yung evacuation center ngayon, kailangan i-improve yung disenyo kasi i-accommodate mo yung mga tao na pupunta doon. So kailangan ayusin palalo yung design. Huwag po nating gawing mga lightweight materials yung ating mga evacuation center. Well, at the same time, kailangan din natin ng realization na hindi lang bagyo yung tumatama, may mga lindol din. So marami talaga tayong hazards na tumarating dito sa Pilipinas. So kailangan talaga ng maigsing pagsusuri kung paano natin i-accommodate yung mga pwersang binibigay sa atin ng kalikasan. Okay, nabanggit niyo po yung evacuation center. At this point mga napag-uusapan niya evacuation center nung panahon pa ng Yolanda, pero at this point wala pa ho kaming nalalaman na may nagtayo na ng evacuation center. Ilan lang ata dahil mukhang hindi pa nabigyan ng focus ito, at siguro the president himself, de Malacañang should address this situation, dahil hindi ho pala iba na pala ang kalagayan natin ngayon sa pagdating sa bagyo. Abay, hindi pala natin dapat ikibit-balikat lamang itong pagtatayo natin ng evacuation center. Kasi ang evacuation center pa rin natin ngayon, karamihan ay eskwelahan na engineer. Wala pa tayong masasabing evacuation center. At sabi nyo nga, kailangan i-design yung evacuation center na yan na hindi basta mga light materials lang ang gagamitin, kundi mahigpit. At saka siguro, ang paglalagyan niyan medyo tago talaga sa daloy, sa hampas ng hangin. Tama ba? Opo. So paglalagay po kasi ng mga evacuation center, minamap po dapat yung mga listahan ng hazard. So kalimbawa, flood hazard, so dapat hindi bahain. Mm-hmm. Landslide hazard, dapat hindi tinatamaan ng landslide. Okay. Wind hazard, hindi dapat ganong latamaan ng malakas na hangin. Okay. Earthquake hazard, hindi dapat malapit sa nearest na fault. Uh-huh. So kakailanganin natin ng research and development para okay, mamapa po natin siya na maayos. And then po natin pwedeng optimally ma-place yung mga evacuation center para ma-ensure yung mga tao na nag-evacuate nga sila doon na nadali rin na mag-evacuate sila. In-evacuate nga para lang natin siya ipapatay doon sa gitna ng evacuation center, dahil yung pala mahinang klase at nasa sentro pala ng disgrasya. Opo. Yun nga po, yung mga covered court, for example. Ayan, covered court, yan ang ginagamit eh.
Opo, sila kasi madalas tangayan ng hangin, magiging prone to failure kapag may dumarating na bagyo, especially kung hindi po masinsin yung pagkakagawa. So, careful na construction practices sana yung ilagay, i-implement dito sa pagtatayo. Kasi dun lumilikas yung mga tao, dapat sisiguraduhin mo na siya yung matibay throughout. Okay, so at least nakikinig sa atin ang ilang mga kinaukunan sa naging statement ninyo, kasi nagulat ako nang sabihin nyo nga more powerful typhoons ang inaasahan natin pang darating dahil dito sa pagbabago ng klima ng ating bansa, ng buong mundo, hindi lang ng ating bansa. Talagang ika nga, sabi nyo nga, matindi yung hangin, hindi lamang basta, hindi hangin ito na dati nating inaasahang mga hangin. Nagulat ako nang sabihin yung tinatawag na explosive intensification. Ibig sabihin, mas maigting ang lakas nito kesa sa mga dating hangin na kayang-kaya nating sagkain nung dati. Pero at least kaya pa rin ito ng ating kalikasan ng Sierra Madre. Tama ba, engineer, kahit papano? Somehow, yes, nagiging natural barrier siya because it offers two levels of protection. Una, yung na-mention, yung binibigay, yung pagtulak ng pagkontra ng bundok dun sa daloy ng hangin. Mm-hmm. So, nandidisrupt niya yung struktura ng bagyo, while at the same time, ano rin, meron din kami tinatawag na surface roughness. So, parang friction. So, yung friction na yun, yung pumipigil palalo sa pagdaloy ng hangin. So, dapat heavily vegetated or heavily forested yung ating mga kabundukan para mas mataas yung friction na binibigay niya. While at the same time, ina-accommodate din niya yung rainfall na ipabato niya. Kasi again, kapag nag-i-interact yung bagyo sa lupa, especially sa kabundukan, nabibitawan niya ngayon yung dala niyang ulan. Doon niya na ibubuhos. So, kung doon bubuhos, dapat ma-accommodate na hindi kalbo yung pagbubuhos niya. Yan ang problema natin eh. Yan, nabanggit yung kalbo, hindi kalbo, pero may kinakalbo ng portion ng Sierra Madre dahil mga sa mga tinatawag nating quarrying. Siguro talagang totally pairalin ng ating kinaukulan o ng ating pamahalaan ng totally ibaban na yung dapat yung quarrying o yung tinatawag na pagpuputol ng mga kahoy dyan sa lugar na yan ng Sierra Madre. Yamang tayo ngayon ay nalalagay sa panganib dahil dito sa inaasahan nating malakasang bagyo na darating dahil nga buo rito sa pagbabago ng ating klima. Engineer? Dapat po, yung mga gantong uri ng aktibidad ay ine-evaluate po yung tinatawag na environmental impact. Maging masinsin yung environmental impact assessment and siguraduhin na sustainable yung mga gantong uri ng activity. Kasi ano pang gagawin natin sa pag-unlad kung nakakasira naman po ng kalikasan. Okay, maraming salamat at at least nakarating sa ating mga kinukulan sana ng ating pamahalaan pa rin, mga lalo na yung mga expert din natin sa namamahala sa likod ng Administration Marcos. Sana maisaalang-alang ito. Sabi nyo nga, kailangan ng necessary action unang-una dito sa evacuation center natin ay magkaroon na tayo ng isang design na talagang makakatulong at magiging ika nga, ito yung magiging taguan talaga ng tao na hindi sila madidisgrasya doon at dapat maganda ang design nito at nasa tamang lugar. At ganun din itong ating mga pag-iingat sa ating kalikasan. Engineer, maraming salamat sa inyong pagbibigay daan sa amin. Maraming salamat din po. And ano po, pauli lang po, sana mag-invest po ang ating pamahalaan sa research and development. Kakailanganin po talaga natin to sa mga paparating na taon. Okay, ulitin nung hanatin ulit, Engineer, yung panawagan nyo. Pakisuyo? Yung mag-invest po ng gusto ang ating pamahalaan at ang ating mga policymakers sa research and development po. Okay. Dahil sila po ang ating kasangga sa pag-anticipate at paghahanda sa mga gantong uri ng sakuna. Sa bagay, nakikinig ngayon ating magigiting ng mga senador at congressman at inaasahan namin nakarating ang mga panawagan nyo na yan para kumilo sila at magsagawa ng batas at magsagawa ng isang budget hearing para dyan, magkaroon ng sapat na budget na gagamitin para po sa sinasabi nyo na proteksyon dito sa kinakaharap nating mga problema sa ilalim nitong climate change. Maraming salamat muli, Engineer, sa pagbibigay daan mo dito sa aming palatuntunan sa Senyor Balita. Maraming salamat po, Senyor Ray, at sa ating mga tagapakinig. Mga kaibigan, ang ating pong napakinggan, si Engineer Joshua Agar, civil engineer and wind dynamics expert, dyan po sa Universidad ng Pilipinas. Nagatid sa ating orasan ngayong araw na ito ng Lunes, at 3 ng buwan ng Oktubre, 43 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
Balita! Andali, 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 andali ng oras, senyora. 45 minutos na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Naku, bati muna tayo. Binabati natin sina Salvation Rulusta, Soraida, Susan Eronimo, Nelson Malinaw, dyan po sa Virginia, USA. At Henrico Manansala, dyan po sa Kainta. Ayan, Annette Alegre D, Momin Anite, ayan. Franklin Sabdin, Raul Papa, Philip Giuliette. Ayan, sino pa ba? Genkuro Suriken, Ohio, dyan po sa Japan at saka sa, ganun din sa mga taga-Korea, ha? Maraming salamat sa inyo dyan sa mga Korean, hindi yung mga Korean, mga Pilipino din po yan, mga nanonood sa atin dyan sa Korea. Ang yung sa'yo, at siyempre, binabati rin natin yung ating mga katropa. Yung mga katropa natin dyan, sina Senyor William Dalupang, William Michael Katindig, Senyor Luciano, Senyor Saldi Vergara ng Shorthorn Project 8, ayan. Puro mga taga-Commonwealth Quezon City yan. At siyempre, hindi rin natin nililimutan si Senyor Buoboy Flores ng Land Bank at ang kanyang matalinong anak. Ba, siyempre, yung matalino niyang anak, si Hans. Ayon, Hans Flores. Maraming salamat, Hans, sa pagsubaybay mo. Ikaw yung sabihin niya, mga katropa pips natin yan. Mga katropa pips natin. 47 minutos, ha? Senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Maraming salamat po sa mga taga Maykawayan City. Ayan, Mercado Family at ganun din De La Cruz Family. At siyempre, yung mga taga Perth, Australia na regular nating listener dyan sa Perth, Australia, sapagkat pareho po tayo ng oras. Maraming pasalamat sa mga Kaspilyo family. At 47 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Samantala, may report muna tayong tatanggapin mula sa mga kagabay natin ang bumubunang reportorial team ng DWIZ Radio at ICTV. DWIZ Patrol Report. Amsam appropriations sa budget ng DPWH hindi dapat paindulutan ng Kongreso. Ang detalye niyan, ihahatid ni Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Shelly? Hindi dapat hayaan ang mga lump sum appropriations dahil kapag pinayagan ito ng Kongreso, katumbas ito ng pagbibigay ng blanket authority sa executive para gastusin ang naturang halaga kung saan nila ito gustong gamitin tulad ng lump sum appropriation na nakita sa Department of Public Works and Highways. Itinayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel makarang ibinulgar na may 544 billion peso lump sum appropriations sa ilalim ng panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon. Sa ngalan ng transparency, nanawagan si Pimentel sa DPWH na ibigay ang detalye hanggang sa huling sentimo kung saan nilalaan at gagamitin ang nabanggit na halaga para mabusisi ito ng Kongreso. Guti Pimentel, lumantugtugi na ang pagtatago ng bilyong-bilyong lump sum. Dapat na anyang itigil ang ganitong practice dahil ang lump sum ay karaniwang naabuso at nagiging sanhi ng korupsyon. Sa nakitang 544 billion peso lump sum appropriation sa DPWH, ang 213.91 billion ay para sa convergence at special support programs kung saan kasama rito ang 104.82 billion pesos para sa sustainable infrastructure projects, alleviating gap o SIPAG gap program, at ang 52.45 billion pesos ay para naman sa basic infrastructure program. Binigyan din ni Pimentel na mukhang magkapareho lang ang functions at hangarin ng SIPAG at nitong basic infrastructure program. Kasama din sa lump sum funds ang 86.18 billion pesos para sa assets preservation program o road rehabilitation, reconstruction, upgrading, at kung saan 9.19 billion dito ang pupunta para sa preventive maintenance and primary roads, 12.44 billion para sa secondary roads at 9.51 billion para naman sa maintenance ng tertiary roads. Question ni Pimentel, saan distrito at barangay mapupunta ang bilyong-bilyong allocation o yung nakitang ang lump sum appropriations sa budget ng DPWH para sa 2023. Bukod sa paglabag daw sa prinsipyo ng transparency, nababahala si Pimentel na pagmula ng pork barrel ang natura mga lump sum funds, bagay na ito'y diniklara na unconstitutional ng Korte Suprema. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Naglad sa impila metodong lakas sa DWIZ. Senyor Balita!
Maraming salamat, Shelly. Dagdag sa ating oras ay 50 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Maganda po yung aming pinag-usapan tungkol sa bagyo. Alam niyo naman, mula po nang tumama yung bagyong Yolanda, natatandaan niyo, malapit na yung gunitain na naman sa darating na buwan ng Nobyembre noong 2013. Marami po ang nagbungkahi na magtayo ng evacuation centers. Pero alam niyo, 10 taon na po ha, 10 taon na yung nakalilipas, wala pa rin itinatayong evacuation centers. Ang nangyayari, bahala na po sino? Bahala na si Batman. Yun ang nangyayari kapag oras na may dumarating tayong bahagyo. Ha? Bahala na si Batman. Si Batman kapag nandyan na po ang bagyo at iba pang mga kalamidad, sakalang natin po problemahin kapag malapit na ang bagyo. Eh kaya lang naman may tulo yung bahay ko dahil may ulan eh. Diba? Parang ganyan ang nangyayari ho sa atin. Por 10%. 51 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Wala pang public utility bakers ang di maaaring magpataw ng dagdag pasahe. Ha? Ulitin ho namin sa pagsisimula po ng fare increase ngayong araw na ito. Ito'y dahil karamihan po ng operator o driver ang wala pang fare matrix o tarifas na requirement ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa bagong dagdag na pasahe. Pero ayon po kay Liga ng Transportation at Operator sa Pilipinas, LTOP President Orlando Marquez, halos kalahati pa lamang ng kanilang mga miyembro ang nakakuha daw ng taripa. Nasa 70-80% naman ng kanilang miyembro ang inaasahang makakakuha ng fare matrix ngayong linggong ito. Senyor Balita! Kansilado ngayong araw ang pasok sa lahat ng regional at satellite office ng Professional Regulation Commission. Ha? Ayon po sa PRC, ito'y dahil sa iba't ibang aktividad sa licensure examination for professional teachers o LEPT na sinimulan kahapon October 2. Sa anunsyo ng babalik ang operasyon bukas, sa anunsyo po yun ng ahensya, babalik po ang operasyon bukas, October 4, sa mga individual na may mga appointment at apektado sa nasabing suspension. Senyor Balita! Naglaan po ang Department of Labor and Employment ng 455.6 million pesos para sa patuloy na pagpapatupad ng Emergency Employment Program sa Central Luzon at Calabarzon na nasalantan ng Bagyong Karding. At sa pamamagitan po ng programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad, ang mga informal sector workers sa nasabing mga rehiyon ay magtatrabaho ng hindi bababa sa 10 araw upang tumulong sa clearing operations, deglogging ng mga kanal, debris, segregation materials recovery, at iba pang aktividad na kailangan sa rehabilitasyon ng kanilang komunidad. Tiniyak po ni Secretary Bienvenido Laguesma ang patuloy na suporta sa mga manggagawang na epektuan po ng mga bagyo at mga bagyo pang darating. Gaya po ng ating pinag-usapan kanina. Kaya napakahalaga na talagang ika nga ay magkaroon tayo ng evacuation center na matindi-tindi na, senyora, ha? Ngayong mga panahong ito na talagang palakas ng palakas ang inaasahan nating bagyong mga darating. 54 minutos, makalipas sa kada 6 ng umaga. Senyor Balita! 5 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga, may report tayong tatanggapin mula pa rin sa labas ng studio. DWIZ Patrol Report. Bureau of Immigration, nakatagdang nakatagdang identity ang nasa alamin o kilananin yung nasa 372 na foreign national. Alamin nga natin yung balitang ito mula kay Patrol 5, Aya Yupangaw. Aya. Nakatakdang i-report ng Bureau of Immigration o BI ang nasa 372 foreign national na nasa bansa matapos na maaresto sa magkakahiwalay na operasyon ang isinagawa ng mga otoridad sa Kabuuang Tala. 43 ang na-turnover sa BI habang ang natitira ay nasa kustodiya pa ng mga umaresto sa kanila. Samantala, mayorya sa mga nahuli ay Chinese nationals. Nahuli ang mga foreign nationals mula sa iba't ibang operasyon ng National Bureau of Investigation NBI at Philippine National Police sa Pasig at Angeles noong nakaraang buwan. Ito pa Patrol number 5 by Yupangkotugula, si Permeto del Lakas, DWIC. Senyor Balita! Maraming salamat, Aya.
Sinagatid sa ating orasan, 57 minutos na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Samantala, muling pinalalahanan ng Department of Health ang publiko na mag-ibaingat pa rin sa COVID-19, lalo't malapit na po itong tradisyonal na Pasko. Ayon po kay DOH Officer in Charge, Maria Rosario Berhere, dahil marami pa rin mamamayan, talaga naman, lantad sa naturang sakit sa gitna po ng mga inaasang kaliwat ka ng pagdiriwang na ito ng tradisyonal na Pasko. At pinayuan din po ni Berhere sa kumpanya na gawing ligtas, ha? Yung kampanya nila na gawing ligtas po yung mga Christmas gathering na yan, yung mga traditional Christmas gathering, at kailangang masunod ang tinatawag na health and safety protocol laban po sa virus. At nagpaalala nga po itong Okta Research Group hinggil sa pagsusod ng face mask sa gitna po ng tumataas ng kaso ng COVID-19. Talaga naman naramdaman na po ng ilang opisyal ng Department of Education di ba? Yung pagdami ng COVID infections. At ayon po sa ilang DepEd officials, may mga estudyante na, may mga guro at iba pang personnel sa public schools ang tinamaan ng COVID-19 na yan. Nangyari umano ang pagtaas ng bilang mula po nang bumalik sa face-to-face classes noong buwan ng Agosto. Kaya sa kabila nito, naniniwala po ang ilang mga expert natin na bababa rin ang kaso ng COVID-19 kung papahalagahan ng publiko ang mga programa ng gobyerno, partikular na po yung pagbabakuna at pagsunod sa tinatawag na minimum health protocols natin, senyora. Senyor Balita! Pinalawig pa na hanggang sa October 31 ang validity ng pagpaparehistro ng mga sasakyan na mayroong plakang nagtatapos sa number 8. Ayon po sa LTO, ang mga sasakyan na may plakang magtatapos sa 8 ay mabibigyan ng pagkakataon hanggang katapusan ng buwan para makapagparehistro ng walang penalty. Extended din po ang visa o validity ng driver's license, student permit, conductor's license at medical certificate na may na-expire noong Agosto at buwan ng Setyembre. Senyor Balita! Oras na, senyora. Oras na para tayo pansamantalang magpaalam, pansamantalang maghihiwalay. Ngayong araw na ito ng Lunes, sa unang Lunes ng buwan ng Oktubre. At tres po ngayon ng Oktubre, senyora. At bago tayo tuluyang magpaalam, isa muna napakalagang mensahe mula sa ating chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Food for thought. Let us keep our faith burning and trust God solidly. Let us believe and achieve. Let us believe and receive. Let us always be grateful for all the blessings. Think good. Think God. Thank God. Have a safe, great week ahead. God bless you. From our chairman, Edgar Gabangon, Aliw Broadcasting Corporation. Maraming salamat, chairman. With that, si Senyor Ray Pacheco minsan pa nagsasabing, hasta mañana! Señor Balita. Señor Balita. 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 Balita.